Bakit halit? Halika dito para makita mo mismo yung sagot sa tanong mo. Tingnan mo to. Ano to? Akong tinatanong mo? Ikaw dapat sumagot yan. And you have the audacity na makipagkita sa kanya sa cafe. Anong meron sa inyong dalawa, ha? Nagmamahalan kaming dalawa. Iiwan na kita. Tumigil ka! Ayusin mo sagot mo. Diyos ko naman, halit! Mag-isip ka nga! Wala lang yan! Gusto kong makausap si Kemal kasi sinasayang niya lang ang oras ni Zera. Binigay ni Zayna pang number niya tapos nagkita kami. Anong pakialam mo kay Zera? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung anong klaseng anak ang meron ka? Gusto ko lang ikasal na siya para umalis siya sa bahay. Sa tingin mo, maniniwala ako dyan? Pag si Ender naniniwala ka, pag ako hindi. Matagal na kaming magkakilala ni Sinan. Alam kong may gusto siya kay Zera. At alam naman ng lahat na pinapahirapan niya ako sa bahay noon. Gusto ko siyang umalis noon. Kaya naisip ko dapat na siguro siyang magpakasal. Lahat ng pictures at messages na nakita mong galing kay Sinan ay para kay Zera. At hindi sa akin. Anong problema? Hindi ka naniniwala? Mayos ka. Hindi ako makapaniwalang pinagdududahan mo ko. Yildiz, di kita pasusundan kung sa'yo ako may suspecha. Ang gusto ko malaman ay kung anong pinaggagagawa ni Kemal. At ito ang nakita ko. Kaya yan yung napili mong paraan? Akala ko may iba siya kaya ayaw niya magpakasal. Eh wala namang magbabago. Tingin mo mapipigilan mo si Zera na pakasalan siya kung ganun kadami ang pera ni Kemal? Pipigilan ko sila. I don't care kung gaano kayaman si Kemal. Madami pang iba dyan. I'd never let a cheater marry my daughter. So, tututulan mo yung kasal nila kung may iba siya? Of course! What makes you think na hindi? But that is not the point. You simply cannot talk to Kemal without my permission. Halit! Wala namang may pakialam sa akin eh. Kailangan ko din isipin ang sarili ko. Pinaparusahan ako ng mga anak mo. Gagawin ko yung gusto ko.